Ayon kay Team Manager G. Abanilla ng San Miguel Beer, gumaganda na raw ang recovery ni Junmar Fajardo at malaki na ang tsansa na baka maglaro ito sa opening ng PBA. Dahil syempre habang nadedelay ang opening, humahaba yung pahinga at rehabilitation ni Junmar. Kaya magandang balita yan para doon sa mga umaasa na makapaglalaro ka agad si Fajardo sa SMB. Bukod dyan, sinabi ng San Miguel Beer coaching staff na meron na silang shortlist o listahan ng mga big men na gustong subukan. Naibalita nga natin doon sa nakaraan nating video na maraming big men ang available ngayon na pwedeng mag-try out hindi lang sa San Miguel Beer, kung hindi masging sa Alaska Aces, sa Blackwater, sa Phoenix at doon sa iba pang teams na nangangailangan ng big men. Hindi sinabi ni Team Manager Abanilla kung sino yung mga nasa shortlist ng SMB, pero marami ang naniniwala na nakabilang dyan itong si James Senna, na ang balita nga noong bago natigil yung mga tryouts at yung practices sa PBA ay tinitignan na ng SMB management. Bukod dyan kay Senna, of course, itong si JR Reyes na dati naglaro sa SMB, although nagsabi rin ito na baka magretiro na siya. Nandyan din yung rookie na si Siraj El Merab na sa tingin ng marami ay merong potensyal. Yun nga lang, alam natin na itong si Coach Leia Austria hindi masyadong gumagamit ng rookies. At dahil syempre kailangan alalayan pa si Junmar Fajardo, malamang maraming playing time ang ibigay doon sa backup big man, kaya siguro baka hindi ito si El Merab ang makuha. Pero tignan natin at baka magbago ihip ng hangin at bigyan siya ng pagkakataon ni Coach Leo. Ang isa pang maliwanag doon sa sinabi ng SMB, ang hinahanap daw nila ay isang backup big man para kay Junmar. So mukhang ang mangyayari dito, ang kukunin nila ay isang sentro. Kaya yung mga power forwards katulad nito si Joseph Ereyobo ay baka hindi na kinoconsider ng SMB ngayon. Dahil mukhang ang gagawin nila itong si Motaw Tua ay ibabalik sa power forward kapalitan ni Arwin Santos. So tignan na lang natin kung sino doon sa mga available na center ngayon ang kukunin ng SMB at mag-fit kapag sinubukan na nila yung tryouts at ito ay nag-resume na. Ang latest update natin ngayon tungkol sa Magnolia Hotshots ay tinitignan na daw ng management ang posibilidad na i-trade itong si Gio Halalon kapalit si Kevin Ferrer ng Northport Batangpierre. Itong si Halalon ay naging stalwart na ng Magnolia Hotshots, pero dahil sa sitwasyon niya ngayon, mukhang tinatabangan na ang management sa kanya at siyempre pati na rin doon sa pag-draft ng Magnolia noon dito kay Jerica Hamnisi. Ibig sabihin, kahit hindi nangyari itong sitwasyon kay Halalon, plano na talaga siguro ng Magnolia Hotshots na magbawas ng guard nila para mag-giveaway dito kay Hamnisi. Dahil na-trade na nga si Chris Banchero, bakit ka pang magdadagdag ng isa pang guard kung ang objective talaga ay bawasan yung kanilang backcourt? Ang balita nga noon baka si Mark Baroka daw ang ite-trade, pero ngayon mukhang nagbago ang ihip ng hangin at naging si Halalon na lang. Ang ipapalit sa kanya ang balita ay itong si Kevin Ferrer. Si Kevin Ferrer ay matatawag natin na isang two-way player. Medyo sabihin na natin na inconsistent yan sa opensa pero sa depensa ay maasahan. At ginagamit nga yan ni Coach Tim Cone dati sa Barangay Hinebra na pang-depensa ng mga imports. Kaya magagamit yan ni Coach Chito Victolero. Ang isa pang advantage ni Ferrer, sa opensa ay meron niyang 3-point shot at pwede niyang mapunuan yung nawala nung na-trade itong si Aldrich Ramos at si Robbie Herndon. Ang balita kasi, tinitignan daw na Magnolia itong si Russell Escoto, pero mas maganda kung si Kevin Ferrer nga makukuha nila dahil ito si Ferrer ay pwede sa opensa at sa depensa. Sa height na 6'4 ni Kevin Ferrer, pwede siya sa small forward at pwede rin siya maging shooting guard kung big ball ang gustong laruin ni Coach Chito Victolero. Ibig sabihin maraming advantage na maibibigay si Ferrer, pero tignan na lang natin kung papayag siyempre ang Northport Batangpierre dahil si Ferrer ay bataan ni Coach Pido Jarencio nung coach pa siya ng UST. Pero alam naman natin na ang Northport Batangpierre ay madaling kausap ng SMC, so malamang nga ay matanggap itong si Gio Halalon. Siguro ang sasabihin ng iba ay parang hindi patas yung trade dahil mas malaki na kukontribute ni Halalon kaysa kay Ferrer. Pero sa ngayon mukhang mababa na ang trade value ni Halalon at kung matuloy nga itong trade na to, iyan ay indikasyon na ang katapat na ni Kevin Ferrer ngayon ay si Gio Halalon at tignan na lang natin kung matutuloy nga ito o baka magkaroon pa ng bagong desisyon ang management ng Magnolia. Habang ang mga ibang top rookies sa draft katulad nila Malonzo, Monzon at Oftana ay nabigyan na ng kontrata, hanggang ngayon pala ay hindi pa rin nabibigyan ng contract ng TNT itong si Mikey Williams dahil hindi raw silang magkasundo. Dahil dito, naalala ng mga fans yung nangyari sa TNT at dito kay Bobby Ray Parks na hindi rin nagkasundo sa kontrata. Iba raw ang hinihingi ni Ray Ray Parks doon sa gustong ibigay ng tropang giga at mukhang ngayon ay nauulit na naman yan dito kay Mikey Williams.
Alam natin na ang TNT ay ginawa ang lahat para makuha itong si Mikey Williams at dahil nga dyan ay hindi nagustuhan ni Coach Yeng Giao ng NLEX na dapat sila nakakuha dito. Pero ngayon, hindi raw magkasundo ang tropang Giga at ang kampo ni Williams doon sa kontrata bukod doon sa sweldo at doon sa haba nito. Alam natin na meron tayong tinatawag na salary cap pagdating sa mga rookies pero siguro nagkakatalo sila doon sa mga bonuses. At syempre alam naman natin na ang SMC at MVP group ay iba talaga pag nagbigay ng sweldo. Sa ngayon, hindi pa rin nagko-comment ang kampo ni Williams at ng TNT pero marami ang nagsasabi na pinipilit pa rin nilang ayusin ito dahil ayaw na ng MVP group na maulit yung nangyari kay Bobby Ray Parks. Itong si Mikey Williams ay kinoconsider na isa sa mga top prospects sa draft at sabi nga nung iba ang laro daw nito ay mayahan tulad kay Stanley Pringle na kinoconsider na ngayon na isa sa pinakamagaling na PBA players. Kaya siguro hindi na yung papakawala ng TNT at pagkatapos nung nangyari dito kay Ray Ray Parks ay gagawin nila ang lahat para masecure ang kontrata at serbisyo nito. Although hindi pa maliwanag kung ano ang hinihiling ni Mikey Williams, sinabi ng dalawa at ng mga sources na rin na ginagawa nila ang lahat para maayos ito at si Coach Chot Reyes mismo ang nangunguna para kausapin si Mikey Williams at mapa-agree na doon sa kontrata. Kung hindi ito makuha ng TNT, siguradong malaking dagok na naman ito sa MVP group. Kaya asahan natin na gagawin ng TNT ang lahat para ito si Williams ay hindi malipat sa SMC o kaya sa independent teams. Ang balita natin ngayon tungkol dito kay Bobelga, mukhang nagkakalabuan na raw ang NLEX at ang Rain or Shine ni Lasto Painters dahil mukhang tinaasan ng Rain or Shine ang hinihiling nilang kapalit. Ang original offer daw ng NLEX ay itong si Michael Miranda at isang first round pick. Pero tinanggihan daw ito ng Rain or Shine ni Lasto Painters dahil ang gusto nilang kapalit na first round pick ay yung sa Blackwater. Pero yung Blackwater pick na hinihiling ng Rain or Shine ay wala naman sa NLEX. Ang pangalawang offer naman daw ng NLEX ay itong si Will Macaloni at si Chris Porter pero tinanggihan din ng Rain or Shine. At ang balita ngayon, ang gusto raw ng Rain or Shine na kapalit ni Bobelga ay itong si Calvin Oftana, ang number 3 pick. Of course, maraming naniniwala na hindi yan ibibigay ni Coach Yeng Giao dahil unang-una itong si Oftana ay bata pa at ito ay isang rookie na malaki ang potensyal. Samantalang si Bobelga ay 34 years old na at may maximum contract. Sa ngayon, pinapasweldo na nga ng NLEX itong si Roy Sumang at si Mauricio na hindi naman nila balak gamitin. At kung i-absorb pa nila yung contract ni Belga, syempre malaking gastos yan. Pero hindi nila yung gagawin kung ang kapalit ay si Oftana. Alam natin lahat na ito si Oftana ay kinukonsidera na isa sa mga top rookie prospects dahil sa laro nito inside out at meron din itong depensa. At ito si Bobelga naman, malaking maitulong niyan of course kay Yeng Giao dahil nangangailangan sila ng isang big man para punuan yung spot na nawala nung na-trade si Poy Eram. Pero ganun pa man, sinabi ni Coach Yeng ayon sa mga inside sources na hindi niya ipapapalit ito si Oftana para kay Belga. Dahil syempre bakit mo nga naman ipagpapalit ang isang batang-batang player para sa isang nagkakaedad na? Dahil dyan siguro lumalaki ang chance na meron mga ibang teams na magkakaroon ng interest dito na pumasok sa negotiations para makuha si Belga. Iyon nga lang, kailangan din sila siguro maghanda dahil mukhang ang Rain or Shine ay mataas ang hinihiling na kapalit para dito kay Big Bo. Shout out kay Bea Marie Viñas, Zen Allen, Eldridge Villanueva, Cayetano Lucanas, Orly Robert, Egbert, Edwin at XO Boys, Virgilio Castillo, Jose Juntilla, Dexter Domer, Jonathan Aquino, Raymond Amoranto, Salvador Laiga, Rodel Saldana, Remar Badato, Dido Serilla, Raymond Bacolot, Tiger Gaming, Marvin Cruz at Eredat Boys, Ostrit Vlogs, Bert Hilcuray, Andre Robertson, Dion Mercado, Ruben Amarga, Jonel Alagon, Val Mercurio, RG Bueno, Raven Banyes, Lenodo Giatans, Brian Andres, Scout Ranger, Judy Villarosa, John Cantos, Andrew Anyosa, Joey Levantino, Eduardo Santillana, Len Santillana, Rico Olarte at Amo Marlu.